Kamusta mga kabarkada? Namiss nyo ba si Kuya Tank? Eto na ulit si Kuya Tank, nagbabalik. At welcome back nga pala ulit sa aking gaming channel. You're a superhero. Ngayon eh nandito tayo ngayon sa municipal natin dito sa Omocrop. Nagka-canvas kasi ako kung magkano ba talaga ang bayad ng lupa dito eh. Bala ko kasi bilhin lahat ng lupa dito tapos ibebenta ko na lang ulit sa mga Omocrop member. O di ba, napakalupit na negosyo nun. Hindi na natin kailangan magtayo ng shop pag ganun yung negosyo natin. Para tayo si Manny Villar nun, boy. Bumibili lang ng lupa tapos kapag ginawa niya subdivision eh napakamahal na ng lupa. So ngayon, na nakikita ko ito, yung bayad ni Chanel eh 10 blocks of diamond para do sa lupa niya. Makikita natin dito naman eh ito yung shop ni Chanel. Yan, yung area na yan. So kumpara dito kay Dave, mas malaki yata itong nabuo ni Dave. Ang ganda pala ng build ni Dave pagka sa top view, para siyang tank sa Battle City guys. Tingnan nyo naman oh. O diba, parang Battle City tuloy itong mapa natin. Ano nga ba yung larong Battle City na yun? Ang matanda na yata yung Kuya Tank eh. Basta yun na yun. Wala nang tanong ako kung kailan pa nirelease yung laro na yun. Tapos, kung makikita nyo dito sa baba, eto naman yung shop ni Aubrey PH. So kung ikukumpara naman natin, eh mas malaki yung shop ni Aubrey PH kumpara yata dito sa shop ni Chanel. Pero, ang nagtataka ako, ano? Nakita mo na depresya? Ito oh, walang bayad si Aubrey PH. Aduy na Aubrey PH yan. Nakapagtayo ng shop pero walang bayad. Pero malamang ito talaga yung diamonds na binayad niya. Kasi ito oh, nakalagay 9 diamonds. Bayad ni Paul. Eh wala naman shop dito si Paul. Eh bakit ko nga ba inaalam kung magkano ang bayaran ng lupa dito sa shopping district? Eh syempre gagawa na tayo ng shop boy. Kasi nagpa-vote ako sa community natin kung ano una nating i-build. Kung storage room natin o yung shop. Eh, ang napili ng karamihan, eh, shop. Kaya mag-move on na lang tayo kung sino yung nanalo. Teka, parang naging election yata yung boy, ah. O, tara, puntahan natin isa-isa yung mga shop nila. Unahin muna natin dito sa mukhang battle tank na ginawa ni Dave from PH. Sa top view lang yun, ah, mukhang battle tank. Pero dito, ang ganda, oh. Mukha siyang ocean monument, guys. Kasi yung mga ginamit niya ditong materials, galing yata dun. Kaya napakalupit ng pagkagawa dito ni Dave. Gola lang yan. Tingnan natin kung meron ng interior to. So, ito ang interior niya, guys. Medyo maganda na. Pero hindi pa to kompleto, guys. Tatapusin pa niya to. So, sumunod na pupuntahan naman natin eh itong glass shop ni Chanel. Tingnan nyo naman, no? Parang bahay, guys. Grabe, napakaganda ng pagka-build niya dito. Pwede ng bahay sa akin to eh. Napakalupit, oh. Parang medyo modern siya na inaluan ng mga kahoy. Ang lupit. Gola lang yan. Tara, pasukin natin. Tingnan nyo naman guys. Parang may pa-tiles pa siya oh. Ang lupit na ito oh. Tapos meron pa siya dito mga plantita oh. May kawayan pa boy. Pwede pa siya mag-alaga dito ng panda. Tapos ito yata yung mga binebenta niya guys. So wala pa siguro siyang stock. Siguro nagluluto pa siya ng mga ibebenta niya guys. So kung makikita nyo, ito yung mga balak niya ibenta. Ayan yung mga iba't ibang klase ng glass. Pati iba't ibang kulay. Ayan o. Oh. O diba, napakalupit. Yung shop lang yata natin walang silbi dito sa Omocrop eh. Pero pwede na yun. Gagawin na rin natin yun. Bahala na yan. So dito naman tayo sa kauna-unang shop na natayo dito sa Omocrop guys. Tignan nyo naman, napakalupit. Kala ko nung una parang apartel to eh. Pero napakaganda ng pagkagawa nito guys. Saka napakalaki na itong shop na to guys. Ang lulupit nga ng mga build ngayon ng mga taga Omocrop guys. Kumpara nung season 1. Nag-i-improve na talaga dito sa Omocrop. Ito oh, makikita nyo yung build ni Aubrey. Napakalupit din na ito guys. Gola lang yan. Tingnan natin kung meron na rin tong interior. Grabe oh, napaka-modern nito. Ang lupit. Kaya lang, ito yung loob niya guys. So wala pa rin siyang interior. So siguro ganito na lang din gagawin nating shop. Wala ring interior. Pero sigurado tatapusin na rin niya to sa mga susunod na episode guys. Kaya tara. Dito na tayo sa pagtatayuan natin ng shop. So ngayon naman, eh itong nakikita nyo, itong bakanting lote na to, eh ito yung nagustuhan kong pwesto guys. Kasi malapit to dito sa base natin no. Ayan no, kitang-kita yung lighthouse na ginawa natin guys. O diba, kitang-kita pa yung mga dolomite beach natin dito guys. Ang lupit, kaya lang,
Ang problema pala dito sa napili nating lupa eh hindi pantay-pantay, guys. So kakailanganin pa nating patagin muna 'to bago tayo magtayo siguro dito ng shop. So ano pang inaantay natin dito, guys? Tambakan na natin 'to. Guys, naayos na natin yung area, na-flat na natin, oh. Kaso sa banda rito, hindi ko pa masyadong naayos, guys. Ayan, oh. Hindi pa natin nate-terraform. So, sa live na lang natin naayusin yan, guys. Para may magawa naman tayo sa live. So, dito, sa lugar na to, dito natin itatayo ang ating kauna-unahang shop dito sa Omocrop Season 2. Kaya tara, guys, kuha na tayo ng mga materials natin. Dito na tayo dumaan. Whee! Lapit lang naman dito yung shopping district eh. Kaysa mag-portal pa tayo. Bright and bright ka talaga. Tara, tara, tara. Excited na akong gawin yung shop natin. Let's go! So, eto nga pala yung mga naipon na nating bricks, guys. So, inipon ko to kagad kasi akala ko ang gagawin natin ngayon yung storage room natin eh. Pero ang nanalo kasi sa botohan eh yung shop. Excited na yata talaga sila makitang gumawa tayo dito ng shop. Sa season 1 kasi, nabutan na ng season 2 yung paggagawa natin ng shop dun eh. Oh, ano naman to, guys? Wala, meron ditong book and quill. Ano naman kaya laman neto, guys? Basahin nga natin to. PVP Compe. Aba, parang ano pala to, ah? Valorant? Compe? Ako po, delikado yan. Makakasira sa pagmamainkrap yan, boy. Kayo ay inaanyayahang sumali o lumahok sa aking isinasagawang pakumpetensya sa aking bagong gawang stadium. Ba, Tagalog na Tagalog pala yung gumawa na ito, guys. Priceless. Netherite armor. 10 diamond blocks. Pork chop supply. Ano pork chop? Ganito ba spell ng pork chop talaga, guys? O, nag-typo lang to. O, meron pang kadugtong. Venue. Stadium ni Paul. Sa kanyang base. Aba, malupit. Si Paul lololol pala gumawa na ito, guys. Ako po, eh, dapat pala natin paghandaan to, guys. Meron palang competition na mangyayari dito sa Omocrop. Kaya kailangan natin mag-ensayo. So dito nga pala, ang update naman dito sa base natin, eh etong river natin, papakita ko sa inyo. So dito, guys, kung makikita nyo, ayan, medyo malalim na yung river natin kumpara nung una, guys. Medyo tineraform ko na rin yung ibang parte na ito. Ginagawa ko to sa live. Ayan, guys, kung makikita nyo, ayan, pinag-aaralan ko na yung terraforming dito sa river natin, guys. Pero hindi pa to tapos. Masyado pang marami tong gawain, guys. Kaya sa live ko na lang naisipang gawin to. Para naman habang ginagawa natin to, eh meron tayong nakakausap. Kaya kung ako sa'yo, eh mag-follow ka na rin doon sa FB page natin. Madalas na ako nagla-livestream doon, guys. Kaya sana supportahan nyo rin yung FB page natin. Ikaw pa! Oh! Kaya nga pala, guys, may kikwento pala akong kabunakan na nangyari sa akin sa livestream. Dito. Dito nangyari yun, guys, eh. Ito, yung ginawa natin na to, concrete maker, adoy na yan. Tatagal-tagal ko nang hindi ginagamit to, eh nakakalimutan ko nang gumawa ng concrete. Hindi ka lang matanda, ulyaning kape. Ayan, no? Kalimutan ko nang gumawa ng ganyan, guys. So, ang ginawa ko nung nagla-livestream ako, eh pambihira, nilagay ko dito yung mga white dye. Adoy na yan. Tapos, nilagyan ko pa yan ng ano, ng gravel. May pagkatanga ito. Nakalimutan ko, eh kailangan pa pala ng sand. Tapos, gagawin palang white powder muna bago natin ilagay dito sa concrete maker natin. Adoy na tankdemic yan. Napaka-ulyanin na, oh. Mabuti na lang yung mga nanonood sa akin, eh mababait. Imbis na sabihan tayo na bonak, eh tinuruan na lang tayo. Kaya eto, ang dami nating naipon na white concrete. Pero kulang pa yan, guys. Sa pagkakabilang ko kasi dito, halos 2 plus pa lang to eh. Eh halos 3,000 yung kailangan nating white concrete. Medyo malaki kasi yung ibubuin natin dito sa Omocrop na shop. Kaya sana magustuhan nyo yung gagawin natin. Ang isa pa nga pala natin kaya kailanganin ay yung mga block of quartz. Tapos niluluto ko siya dito. Ginagawa ko siyang smooth quartz block. Kaya napakaraming proseso na itong ginagawa nating shop, guys. Kaya sana ma-appreciate nyo itong gagawin natin, no? Napakatagal natin gagawin to. Pero para sa inyo naman yan eh. Kaya okay lang.
Bola lang yan. So, ngayon naman, gagawa tayo netong black stained glass. Kailangan natin kasi ito, guys. So, shift click lang natin. Yan, pwede na yan, guys. Tapos, ngayon naman, itong mga black stained glass na yan, gagawin naman nating black stained glass pane. Ito kasi talaga ang pinakakailangan natin. Yan, mukhang marami na to, guys. Parami yata tayo ng ipon, ah. Pero pwede na yan kaysa kulang. Ang isa pa nga pala sa mga kakailanganin natin, eh blue dye. Kaya bibili na lang siguro tayo kay Kebs. Kaya tara, punta na natin si Kebs. Saan nga ba portal niya dito, guys? Ito kasi yung kay Veg. Tapos, dapat katabi lang ni Veg yun. So, baka ito na kaya yun. Inanyan natin. Ito, Castoons. So, tara, punta tayo dito kay Castoons. Alright, sandito na tayo sa base ni Castoon, guys. Sa ngayon, offline siya. Ang online lang, ito, itong mga to. Ang babili yan dito. Alam ko dito sa may Sogo. So, ito nga, tama nga tayo. Ito kailangan natin, blue dye. Yung grabe, napakarami yung stock, guys. So, kuhanin na natin to. Siguro mga tatlo. Pwede na siguro to, guys. Tapos, bayaran na lang natin ito. Pwede na ba yan? Black of Diamond. O sige, samahan na rin natin itong tatlong diamonds. Sa'yo na yan lahat, Castoons. Mag-upload ka lang. So, eto guys. Natapos na natin yung AFK natin. Halos nakatulog na ako dun, ah. So, eto, napuno na natin yung isang large chest ng white concrete. Ayan, ayan. Pwede na siguro yan. Sobra-sobra pa siguro yan. Ito namang kulay blue. Alisin muna natin to, guys. Tapos, lagay na natin dito yung mga blue concrete powder natin, guys. Yan. Tapos, magtira lang tayo ng isa para ito yung hahawakan natin, guys. Let's go, let's go, let's go. So, ito, guys. Kung makikita nyo, ito na yung i-build natin. Ayan. Ganito kalaki. So, inumpisahan ko muna ng lagyan ng flooring, guys. Kasi para matansya ko kung kakasya dito yung shop natin. Pero, ayun, nagkasya naman. Tapos, nalipat ko na rin pala dito yung mga gamit natin. Ito na, oh. Ayan, mga naayos na natin yan dito. Dito na rin yung mga white concrete natin. Napakarami yan. Kaya bago natin simulan tong timelapse natin, siguraduhin mo nakapindot ka na dyan sa like button. Dahil bibigyan kita ng timelapse. So, eto na guys yung nabuo natin na shop. Ayan, oh. Napakalupit, di ba? So, ang inspiration ko nga pala na ginamit dyan, eto, papakita ko sa inyo. Mali, hindi yan, hindi yan. Eto yung papakita ko. Ayan. So, ginaya ko to sa isa sa mga Metro Bank building. Kasi, bangko tong ginawa natin, guys. Pero, wala pa tong interior. Eto yung loob niya, guys. Ayan. So, siguro yung interior nito, guys, gagawin na lang natin sa live. Para malupit naman yung mga nagagawa natin sa live, di ba? Pwede nyo pa akong turuan dun. Kaya mag-follow na kayo dun sa page natin, guys. Tapos, eto, kung makikita nyo, merong space dito, guys. So, dito ko balak gumawa ng pinaka-opisina natin dito sa bangko, guys. Tapos, meron labasan dun sa terrace. Parang terrace yata tawag dyan. So, eto, papakita ko sa inyo. Tara, puntahan natin, guys. So, eto yun, guys. Eto yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, oh. O, diba? Ang lupit. Kitang-kita pa yung base natin dito, boy. So, eto, guys. Kita nyo naman, oh. Mukhang yayamanin yung pwestuhan natin dito, diba? Tapos, papakita ko naman sa inyo dito yung likod. Kasi na natin to. Tara. So, dito naman sa bandang likod, ito yung itsura niya, guys. Yan. Bali, pinaris ko lang din to sa harapan. Para naman pati likod, may style pa rin. Tapos, ito yung ginawa natin na parang terrace, di ba? Kitang-kita yung pinaka-base natin dito, guys. Ayan, oh.
Ang lupit. Tapos naglagay na rin ako ng space dito sa gitna namin ni Aubrey. Ayan, para may daanan dito guys. So ito, aalisin na lang natin itong mga chest na to para hindi pangit tignan. So syempre, hindi pa ito mukhang bangko, diba? Kasi wala pa itong pangalan. Kaya lalagyan pa natin ito ng pangalan guys. Baka mapagkamalang polisya to eh. Ito, nakita nyo yan, yung mga banner na ginawa natin guys. Metro tank. O diba, ang lupit. So ito na guys, tapos na yung shop natin. Ayan o, nakalagay na yung pangalan, Metro Tank. Binasi natin yan sa pangalan ng Metro Bank. Kaya ay ganyan yung pangalan ng shop natin. Tapos itong logo na to, pinares ko din sa kanila yan. Pero iniba lang natin ng konti. Nilagyan natin ng trademark natin na letter T. So ano masasabi nyo dito sa shop natin guys? Pwede nyo i-rate yan sa pamamagitan ng pag-comment nyo sa comment section. Babasahin ko yan ha. Tara tara, magbayad na tayo dito. Wala pang bayad yung shop natin guys eh. Baka mayari tayo ni Mayor. So ilang kaya ibabayad natin dito guys? So tara, dito natin lapag siguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan, pwede na yan.